The Billionaire's Hidden Daughter, Part 6. Hindi maunawaan ni Amara ang nasaksihan pagkagising. Bakit hawak ni Angelo ang mga kamay niya? At bakit siya inalagaan ni Angelo buong magdamag? Dahil maaga siyang nagising, ay umuwi siya sa kanilang bahay nang hindi na ginigising ang lalaki. Naligo lamang siya at nagpalit ng damit. Salamat at bumuti na ang kanyang pakiramdam. Kailangan niyang pumasok ng maaga dahil naalala niyang hindi pa niya natapos ang dress na ginagawa niya kagabi. Hinalikan lamang niya ang anak na mahimbing pang natutulog at saka tuluyan ng pumasok sa pabrika. Pagdating niya doon ay agad niyang sinimulan ang naiwan na dress kagabi. Hindi pa man siya nakakarami ng tahi ay nakita niya na si Angelo sa kanyang harapan at nakabusangot ang muka. Bagong ligo ito at amoy na amoy pa niya ang mabangong amoy ng lalaki. Nakasuot lamang ito ng puting polo shirt at itim na slacks. "Why are you here?" tanong sa kanya nang nakasimangot na si Angelo. Hindi niya maintindihan kung bakit siya tinatanong noon ng lalaki. "Come to my office," saad ni Angelo at saka tumalikod sa kanya. Tumingin muna siya sa paligid at nakita niya na nakatingin sa kanya ang iba niyang mga kasama sa trabaho. "Ano meron, ate? Parang bad trip na naman si Sarah." Simpleng bulong ni Carol sa kanya. Nagkibit balikat lamang siya dahil hindi niya rin alam ang sagot sa tanong. Pagpasok niya sa opisina ay nakita niya si Angelo na nakaupo sa couch at tila inaantok pa. "Please lock the door and sit here," utos ni Angelo habang nakabusangot pa din. "Huh? Bakit ko kailangang ilak ang pinto?" tanong ni Amara. "Oh please, don't start, Amara. Just do what I said." Sinunod naman ni Amara ang sinabi ni Angelo at umupo sa tabi nito. Nagulat siya nang bigla siya nitong hapitin sa bewang at isinuksok ang ulo nito sa pagitan ng kanyang leeg. Halos hindi siya makagalaw sa lapit ng lalaki sa kanya. Pati ang pintig ng kanyang dibdib ay biglang bumilis dahil sa ginawa ni Angelo. "Are you feeling well, Malambing na bulong sa kanya ng lalaki. Tanging tango lamang ang naisagot niya. Naramdaman pa niya ang pag-amoy nito sa kanyang leeg, kaya naman mas lalong hindi siya mapakali. Napabuntong hininga si Angelo at tila ayaw nang makipagtalo. "Alright, pero kapag sumama na naman ang pakiramdam mo, just tell me, Bulong na naman ni Angelo bago siya kintalan ng halik sa sentido. Matapos nun ay nagmamadali siyang lumabas sa opisina. Ramdam pa niya ang pagtingin sa kanya ng mga kasama. Marahil napansin nila ang pagmamadali niya. Naramdaman niya ang pag-init ng pisngi. Marahil ay namumula siya sa mga sandaling ito dahil sa halik na ginawa ni Angelo. Kaya naman, iniyoko na lang niya ang kanyang mukha upang hindi mapansin ng mga kasama. Naging abala si Amara sa trabaho. Hindi na niya namalaya na oras na pala ng pananghalian kung hindi pa siya kinalabit ni Carol. "Uy, Amara, lunch na, kain na tayo," yaya ni Carol sa kanya. Magsasalita na sana siya nang tawagin siya ng isang kasamahan at sabihing may naghahanap sa kanya. Nakita niya ang kapatid na si Anton, kaya naman nilapitan niya ito. "Ate, pinapabigay ni nanay, naiwan mo daw ang baon mo," sabi ni Anton. "Ah, salamat," tugon ni Amara sa kapatid. "Ate, sasabay ka ba sa pag-uwi?" Samantala, lumabas si Angelo sa kanyang opisina nang makita niyang oras na ng pananghalian. Nais niya sanang yayain si Amara na mag-lunch. Namiss niyang pag-aalaga sa babae, kaya naman hindi niya mapigilang lambingin ito ng umaga. Gustong gusto niya na nililingkis ang babae sa yakap at huwag nang pakawalan pa. Ngunit hindi naman maaari yun. Ang excitement na naramdaman ni Angelo ay nawala ng pagkalabas niya ng opisina.
Nakita niya si Amara na may kausap na lalaki. Mas lalo pang kumunot ang noon nito nang abutan ang babae ng lunchbox. Ito ba ang asawa ni Amara? Ito ba ang pinalit niya sa akin? Isip ni Angelo. Nasira ang araw ni Angelo dahil sa nakita. So, trabahador dito ang asawa ni Amara? Hindi makapagtrabaho ng maayos si Angelo dahil pumapasok sa isip niya ang nakita kaninang umaga. Kung ano-ano tuloy ang naiisip niyang gawin para matanggal sa pabrika ang pinaghihinalaan niyang asawa ni Amara. Sumapit ang alas 5 ng hapon at oras na ng uwian. Usapan ni Anton at Amara na sabay na silang uuwi, kaya naman naghintay ang babae sa labas ng gate. Nagulat si Amara nang bigla na lamang lapitan siya ni Angelo at kitang-kita ang galit sa mukha nito. Hinihintay mo ba ang asawa mo, ha? Sabihin mo sa akin, totoo ba ang mga sinabi ni Mama, ha? Na may nobyo ka pang iba bukod sa akin noon? Gigil na sambit ni Angelo. Sa gigil ay hindi niya maiwasan na hawakan si Amara sa palapulsuhan nito. Ano ba, Angelo? Ano bang sinasabi mo? Bitawan mo nga ako, sabi ni Amara. Bakit nagawa mo sa akin to, Amara? Ha? Hinaing pa din ni Angelo. Hoy, anong ginagawa mo sa ate ko? Ha? Narinig nila ang sigaw ni Anton na ngayon ay patakbong lumalapit sa kanila. Sir Angelo? Takang sabi nito. Binitawan ni Angelo ang braso ni Amara, kaya naman itinago ni Anton ang kapatid sa kanyang likuran. Makikita ang pagtataka sa mukha ni Angelo. Ate? Nagpalipat-lipat pa ang tingin nito sa dalawang magkapatid. Oo, ano bang kailangan mo sa kapatid ko, ha? Matapang na sagot ni Anton. Hindi nakapagsalita si Angelo. Kaya naman, kinuha ni Amara ang pagkakataon na iyon upang makaalis sila sa lugar. Pagdating sa bahay, ay doon na ipinagtapat ni Amara na si Angelo ang ama ni Angel. Halos hindi makapaniwala si Anton at ang kanyang ina. Diyos mio, napakaliit talaga ng mundo, usal ng kanyang ina. Hindi porket siya ang may-ari ng pabrika ay matatakot na akong sapakin ang mukha niya. Willing ako matanggal sa trabaho, masapak lang ang mukha ng tatay ni Angel. Gigil na saad ng kapatid. Hinaan mo nga ang boses mo, Anton. Baka marinig ka ni Angel, saway ni Amara sa kapatid. Mabuti na lamang ay nasa loob ng kwarto ang bata at abala sa paglalaro. Anong balak mo, anak? Sasabihin mo ba sa kanya ang totoo? Tanong ng kanyang ina. Napabuntong hininga si Amara. May pamilya na po si Angelo at ayoko pong ako ang maging dahilan ng pagkasira ng pamilya niya. Ayoko rin po na masaktan si Angel sa oras na hindi siya kayang tanggapin ng pamilya ng tatay niya. Kaya mas mabuti nang hindi niya malaman, sambit ni Amara. Naiintindihan ko ang desisyon mo, anak. Huwag kang mag-alala at nandito lang kami ng kapatid mo.